Magandang hapon po. Kamusta kayo dua? Kamusta kayo muli, no? Naliwat man ko na nag-ilunggo naman ako, no? Excited na excited ako because in the end tama rin po yung assessment ko na President Duterte ay hindi po talaga babanggain si Mayor Inlay Sara Duterte Carpio sa kanyang pagtakbo bilang Vice President. At kakapasok lang po ng balita na si President Duterte ay nag-file po, no, sa through a representative ng kanyang certificate of candidacy bilang senador, no. So there will be two Dutertes na tumatakbo po ngayon para sa May 9, 2022 elections, Mayor Inlay Sara Duterte Carpio for Vice President and si President Rodrigo Roa Duterte for Senator. So ito na lang po ang naiiwan ngayon na parang hanggang ngayon ay nagbibigay pa ng tawag dito, no? O yung may nagpalala sa atin ng stars, no? Sino ba to? Hindi ko makakilala yung foreign character, no? Yung pangalan mo. Thank you very much anyway, no? Sana nagpadala po ng stars, no? So, yun po ang kaninang umaga, yun po ang sinabi ko na naniniwala ako na ma-resolve ito ng pamilya at hindi nga po nahintay ni Pangulong Duterte na siguro hindi pa siya nag-uusap. Pero kahit paman, alam niya na hindi naman niya talagang makaya sa sarili niya. That he will oppose, no, her, his own daughter. Kaya maganda ito, no? Siguro naman itong kay Senator Bongo, along the way, makikita natin yan, magiging maliwanag yan sa lahat, no? Lalo na po at lumalabas na ang mga survey na sa ngayon pa lang ay overwhelming na with still 6 months to go, no? With 6 months to go before election day, ay nangunguna na at malayong-malayo na si dating Senador Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Kaya napaliwanag ko na po kanina at magpalabas po ako ng edited version ng sinabi ko kanina na walang magawa si Senator Bongo. Huwag kayong magalit kay Senator Bongo. Si ako, Danny, no, thank you very much sa pala rin ng stars, no. So wag po kayong magsama ng loob kay Senator Bongo dahil kinailangan po ng PDP laban na mag talaga ng sariling kandidato because sila po ang ruling party. Hindi naman po maganda para sa partido na parang sumurrender na lang sila na pupasok sila sa laban na ito na hindi man lang naglagay ng sariling kandidato. Kaya ito ngayon with Senator Bongo ay let us leave that to the people. No? Ako naman naniniwala na kahit bago pa dumating sa campaign period at tawag dito at si Senator Bongbong Marcos ay talagang hindi na mapigilan ang kanyang pagkapanalo, ay baka mag-withdraw na rin si Senator Bongo or baka kung sa basketball siya yung taga-screen, di po ba? Meron tayo niyang ganung laro sa basketball, nag-i-screen para po yung kalaban hindi makalapit, yung star player natin ay hindi nila malalapitan. Parang siguro yan po ang magiging papel ni Senator Bongo, no, para ma-isolate din, no, at mapigilan itong opposition ang mga dilawan na hindi na sila makakapag-disturbo pa sa pagpanalo po ng administration because ang laban talaga dito is the Duterte administration versus the oligarchs, no, ang mga oligarko na tinutulungan po ng mainstream media ng mga dilawan na ngayon ay naging pink na, naging pink lawan na sila. So, dapat po ilagay natin yan sa ating mga isip na wala pong kalaban na Senator Bongo, kakampi po natin yan si Senator Bongo. Kaya, huwag kayong umilit ng ulo, no? Suporta lang kayo doon kay BBM, no? Yung mga supporters po ni BBM, doon kayo. Ibuhos nyo ang inyong support kay BBM. At siguraduhin nyo po na kung ano man ang
labang ngayon ni BBM sa kasalukuyang mga survey ay hindi na yun mababawasan. Yun po ang challenge na sa inyo, no? So may natatanong sino ba ang kandidato ng PDP Laban? Actually ngayon walang kandidato ang PDP Laban. Walang kandidato ang PDP Laban for president and vice president. Dahil nag-file po si Senator Bongo as president under the PDDS, hindi po PDP Laban. Yan po ang hindi siguro napansin ng karamihan, pero hindi po PDP Laban. Ang lumalabas ngayon, ang lumalabas ngayon ay walang kandidato na. In the end, walang candidate for president and vice president at ang PDP Laban. So, ang candidate for president is Bongbong Marcos, no, under the Partido Federal ng Pilipinas, at sa pagka-vice president si Mayor Inday Sara Duterte under the Lakas CMD o Christian Muslim Democrats Party, no, na ang titular head dito ay si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, at kasama din dyan si dating Pangulong Fidel Ramos. Ang kasalukuyang national president ay si House Majority Leader Martin Romualdez. Yan, no? So, maliwanag na ito, no? Wala tayong pag-aawayan dito. Hindi pa natin alam, no? Baka sakaling makapick up din si Senator Bongo, ay mabuti rin, no? At dalawa sila ang maglalaban-laban talaga ni Senator BBM, no? So, palagay ko po na pagpasok dito ni Senator Bongo ay kung makakabawas man siya kay BBM ay hindi gaano kalaki, no? Pero baka doon siya kukuha sa natitira. Kasi nga itong si Yorme ay mawawala na yan sa eksena. Si Pacquiao mawawala na rin yan sa eksena. Ang si Ping Lacson ay talagang walang-wala na, malayo-malayo na, no? And of course, wala na rin si Senator Bato de la Rosa. So, it will just be ang laban dito sa katapusan. Ha? Nakikita ko po na kapag hindi talaga atras si Senator Bongo, dahil po yun po ang utos din ni Pangulong Duterte, ay two-way na to. Two-way fight. Ha? BBM versus Bongo. At kayo na po ang bahala. No? Kayo na ang bahala na tawag ito, mag-assess sa sarili niyo kung sino ba talaga ang sa kanilang dalawa ang karapat-dapat, no? But again, let me say that BBM has the advantage kasi nga maaga siya nagpahayag ng kanyang kagustuhan, at napakarami rin, no? Napakarami, not only here in the Philippines but also all over the world, no? Tama po, may nakita akong comment diyan na backup insurance nga ang tingin ko diyan kay Senator Bongo, eh dahil kapag magtagumpay itong disqualification nila, hindi po maaaring parang ibinigay na lang ng Duterte administration yung tagumpay sa mga oligarko at kay Lenny Robredo, at siyempre kasama dyan ang mga dilawan. Ayo ba, naku, maawa naman kayo sa ating bansa, makabalik sa kapangyarihan si Senator Franklin Rilon, baka siya magiging executive secretary. Naku naman, maawa kayo, no? Maawa pa kayo na wag po. Kahit na hindi niyo po nagugustuhan si Senator Bongo, ay doon na lang kayo kaysa dito kay Lenny Robredo. Dahil napakasama po, no? I can predict talaga napakalaki pong problema para sa ating bansa, no? Okay. So, yan po, no, ang ating update. President Rodrigo Roa Duterte ay nag-file nga, eh. Yun ang sinabi ko nung nakarang Sabado pa. So, tama pa rin yung assessment ko nung Sabado na sabi ko, President Duterte will file for senator. So, ito nga, nangyari nga ngayon, no? Ito po ang balita na senador po ang kanyang tatakbuhan, no? So, yan po, no, for president, eh, siyempre, BBM nandiyan with Senator Bongo na nandiyan rin po representing the administration party, at si Mayor Inday Sara ay halos walang kalaban na. Si Senate President Tito Soto siguro ang pinakamalakas niya na magiging katunggali, pero
Naniniwala ako na ngayon po dyan sa may Comelec, nakikita ko po sa mga video kung ano po karami ang mga supporters dyan ni Mayor Inday Sara Duterte. O yun, may nagsabi na kapag mangyari ito, ay baka si President Duterte, president pa rin ang kanyang magiging title, magiging Senate President na siya pagdating po ng June 30, kasi June 30 po ang umpisa ng ating term of office sa mga bagong mahalal ng mga official. Okay? So, yan po, no? Yan po ang ating survey. So, mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Ako muli si Manuel Boy Mejorada mula dito sa Metro Manila, Philippines. Magandang hapon po.